engine start. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Shout out to all viewers and subscribers. So ito ay Toyota Vios CBT XLE 2023. So meron tayong i-review para sa Toyota Vios automatic. So buksan muna natin sa labas para makita natin yung itsura ng engine compartment or engine room. So may papakita lang ako na yung mga bibili, so para malaman nyo. So ito ay automatic tensioner, yung self-tension belt, naka-automatic na po yan, wala na pong adjustment. So hindi na ba kayo mag-adjust ng belt, so naka-auto tensioner po yan. Okay, tapos makikita nyo guys, halos pareho lang ng mga late model ng Superman. So halos magkapareho po yung ulo ng makina. Pero po may pinagbago na yung drive belt. So naka-auto tensioner na po ngayon, 2023. Hindi ko lang sure kung 2021 nagsimula to. Basta 2023 ay naka-auto tensioner na po yung belt, serpentine belt. So makikita nyo guys, maluwag po yung makina. At saka ito po yung engine number, yung 1NR CBT GL. So maganda namang gamitin sa mga patag yung sasakyan na to. So matipid pag long drive na patag. Okay, so pag traffic po, talagang mapapansin nyo mas mabilis po bumaba yung fuel gauge. So ito po yung size ng battery, 46B24L. So maliit po yung battery. Okay, motor light. And then makita nyo guys, yung stock talaga itong battery galing sa manufacturing. So makita nyo guys, yung front center engine mounts ay wala. So bali, nakasupport po sa makina yung exhaust manifold, yung engine mounts. So tatlo lang po yung engine mounts nito. Ito po yung rubberized right side engine mounts ng inyong makina. So makita nyo guys, so naka-rubber lang po siya, wala po siyang hydraulic oil. Okay, so ang ibang engine mounts po, mayroon pong hydraulic oil type. Okay, so maluwag po yung engine compartment. Okay, so convenient talaga ang Toyota. So ito po, makita nyo maluwag po yung engine compartment, yung engine room. So napakaluwag po ng Toyota, no? Luwag ng makina. Tapos makita nyo guys, sa likod, pakita ko sa inyo. So sa likod, maganda po yung pagkaka-design kasi maluwag. So nandito na rin po yung bin sa likod. Nandito po nakalagay kung maghahanap po kayo. So maluwag po yung trunk sa likod. Okay, so balik tayo dito sa harapan. So makita nyo guys, medyo malaki na yung pinagbago ng Vios. Meron pong aluminum, steel aluminum na cover fan shroud ng inyong motor fan. Okay, so madali pong uminit at madali din lumamig yung purpose. So mas maganda na po yun. So dito po sa loob, so itatry po natin ng pa-start yung ating makina. At saka i-share ko lang po yung counting features ng sasakyan na to. Ganito lang po. So mayroon po tayong tinatawag na traction control. So ipapaliwanag ko po sa inyo. Mayroon po dito. So ito po yung traction control. Once na inup po natin yan, mag-i-indicate po sa ano natin, sa combination cluster. So naka-turn off po yan. So pag nadulas po yung dalawang gulong, pakamot yung ikot. Low power po yan at sabay-sabay yung ikot. Dinisayin po yan para sa safety. Okay, equipped din po siya ng CarPlay or Apple Play. So kung meron kayong Apple na cellphone, yung iPhone, meron pong connector dito ng C charger. So kung meron po kayong C charger, pwede nyo i-connect yung iPhone nyo. At saka pwede nyo makita yung navigation. Kung saan kayo pupunta, makikita nyo
na mayroon kayong navigation or meron kayong internet at automatic pupunta po doon sa monitor yung mapa. So naka ano lang, focus po sa paa at saka sa ulo. Sa gitna po, centralized papuntang likod. Tapos yung sa baba, only upper body lang. So okay naman yung aircon ito. Hindi naman sobrang complicated yung direction ng air dot. So kaya niya naman palamigin lahat na location ng sasakyan, yung internal. So ito yung sa side mirror, meron po switch left and right. So ito po yung power window. So ang power window po ay meron locking driver lock centralized. So pag pinirito niya po yan, ikaw lang po makaka-open ng bintana. So ikaw lang po yung makaka-control. So lahat po yan tatlo, hindi po sila kayang maka-open pag pinindot nyo po yan. Ayan. So, kahit ikaw po yun, nakalock na po yan, hindi ko po kayang kontrolin. Yun po yun, for safety. So, ako lang po makaka-open sa side ko, kahit na naka-on yun. Ayan. Okay? Tapos, yung ibang features naman. So, bali, maganda yung pagkaka-design sa harapan. Sporty yun pagkadating ng design. At saka yung center console natin, maliit lang, mga cellphone wallet, mga maliit na gamit natin pwedeng ilagay. At saka makikita nyo guys yung lalagay ng cup, yung ating tubig, mga bottles. Yan, apat din po yan. Pero sa likod po, medyo maliit, pero kasi naman po yung mga maliit na bottle. Tapos yung ating dome light, dalawa sa kabilaan din. Halos same yung mga naunang mga model, halos the same naman yung mga design. Pero ito meron ng traction control, yun ang bago. So may hawakan dito, may hawakan yung sa driver. So, naka-plat po yung floor sa baba, sa likod, sa passenger. So, pag may mga sumakay po yun, wala pong matas. Naka-plat lang po. Kaya, ambiyos, maluwag. So, nalagyan ko na sila ng, seat cover. So, pasensya na, hindi ko maipakita sa inyo yung upuan na original. So, naka-cover na po siya. At saka, malaki po yung speaker. So, napakaganda po ng tunog ng speaker na to. Malaki po yung bass at saka malaki po yung tunog ng speaker. So, napakaganda po ng tunog. So, na-adjust lang po yan. So, dito po. At saka may mga control dito. Pagtatawag po kayo, so, cancel nyo dito. Ito yung accept call. Okay? So, makikita nyo guys. Andun yung mic sa dulo, sa kanto, sa kaliwa. So, pag nag-call kayo, andun yung mic. So, talaga marinig kagad kayo at napakalinaw po nung voice, yung microphone. Okay? At saka yung yung video, yung camera. Ako na lang lagay niyan. At saka pwede nyo lagyan din ng center unit. Pwede nyo kayo maglagay ng reverse pero hindi ko na kinabit. So pwede nyo lagyan din. So marami naman na variant ang BIOS. I-check na lang natin sa internet, saka na lang. At saka, may airbag dito. Yan sa dashboard ng passenger side. Saka dito sa harapan ng Melbella. Ito. So, maganda ang views. At saka, mura lang kotse. Mura-mura lang to. At saka, magagamit nyo na rin. Tapos, ang problema nga, yung pagpakyat. Mahina po to sa pakyat. Yung mga depende po sa degrees ng pakyat. May na po siya umarangkada. So lalo pag pakyat talaga, sabi natin ay 25 degrees from the slope, buelo, hindi po siya abot ng 70, 60 lang po yung kaya. Kaya doon ko naobserbahan, mahina talaga po. Pero nagagamit na rin, okay na rin. So matipid to pag long distance drive. Flat surface lang yung road. Okay yan. Mabilis po yung arangkada.
So, hanggang dito na po aking video. So, maraming salamat po sa mga nanood. Paklik na rin po ng notification bell para update po kayo sa mga panibagong upload. So, maraming salamat po.